Sounds. What's up mga kaklista, it's me again, Patrick Patricio. So for today's video guys ay ito na yung araw na install natin yung headset at yung fork na binili natin. Okay, so pasensya na at medyo natagalan yung sa headset natin, pero okay lang yan, walang problema. So ngayon ay i-install natin. So gawin na natin ngayon, huwag natin patagalin. So ito na lang, unahin natin tanggalin itong top cap at yung sa stem nya. Okay, so let's go. Tanggal na natin yung handlebar dito. Okay, so ito na siya, ready na matanggal yung fork tsaka yung gulong natin. Natanggalin natin yan, natanggal ko na rin yung brake set. So tara, tanggalin na natin yung pinaka fork nya. Okay, let's go. So okay guys, yan, natanggalan natin yung fork at nakikita nyo yung bearing na yan, tatanggalin natin. Tapos yung mga pinaglagyan ng bearing, yung luma nya, tatanggalin natin yan. So pupukpukin lang natin yan dahan-dahan hanggang matanggal yan, yung baba at yung taas. So tara, gawin na natin yan guys. Let's go. Sheesh. So yun, so medyo natagalan ako sa pagpokpok nung dito sa taas. Okay, so tinob ko pa kasi yung bike para makuha ko to. So anyway, natapos na. So natanggal na natin itong dalawa. Okay, so yun din yung bearing ng isa. Tapos yung ayun, yun pa yung bearing nasa fork. Okay, so kung napapansin nyo, nasa kwarto tayo kasi sa labas sobrang init. Tsaka may mga tugtog dun, so iwas copyright na rin. Okay, so let's go. So ngayon, pupunasan na lang natin to. Anuhin natin ang decreaser para malinis para sa pagsalpak ng bagong headset. Okay siya. So tara, lilinisin ko muna. Let's go. So okay, at nalinis na nga natin to. Ilalagay na natin yung mga headset natin. Ito na yung ragusa natin guys. Ayan. So bagong ano na rin yan. Kumbaga nalagyan ko na rin ng bagong grasa na repack. Kung napanood nyo yung mga previous video natin, so bago ko siya ilagay dito, nalagyan na natin ng panibagong grasa. So okay, okay na. Tsaka dito din, lalagyan natin ito ng grasa bago natin ilagay ito. Okay, so ang size naman kasi nito is 44-44. Kaya walang issue akong magkabaliktad sa pagkakalam ko. So lalagyan lang natin ng grasa dito. Okay. Para maging lalagyan lang. Okay. Lalagyan lang sa bat. Tapos ilalagay na natin yung ito. So ayun, at nilagay na natin yung paglalagyan ng bearing. So make sure lang na wala siyang uwang dito tsaka dito. So ayan, nakabit ko na yan. Okay na siya. Konting pukpok lang, as long as apatay yung pagpukpok nyo para hindi ma-damage ito. Kasi aluminum lang ito. Okay, so ilalagay na natin tong bearing ngayon. So syempre, ilalagay muna natin ang grasa dito. Okay. Ayan lang. Ayan ang grasa. Ayan ang kalimutan lang. Yan. Yan.
So ito yung sa headset. So lalagay na natin yung bearing. So lagyan natin tong gilid. Yan. So lagyan mo na dyan. Tapos konting pukpukin mo na rin para mag-seat siya, mag-seat yung bearing natin. Okay, so teka lang, gagawin ko lang yan. So okay mga kaklista, no? Ayan, as you can see, nailagay na natin yung pinaka-bearing niya. Ayan, pati sa likod, meron na yan. Ah, sa likod tuloy, sa baba, meron na yan. So, ayan. At nalagay na natin yung bearing. Siyempre, sunod na natin, ilagay na natin yung bagong fork natin na Hassens. Okay, so bago yan, o siguro tinamo natin yung pinagkaibahan ng timbang niya. So tara, let's go. Okay mga kaklista, no? So ngayon, bago natin ikabit yung rigid fork natin, pag-compare muna natin yung mga timbang nila sa mga gustong malaman. Okay? So ito na. So ngayon, unahin ko muna yung fork na binili natin, which is yung rigid, si Hassens. Hassens. So ito. Ayan, 0-0 na siya. So ngayon, ito yung fork natin. Okay? So ngayon is bidra lang sa ano. Ayan. So, ayan. So, ang weight niya is 825 grams. Okay? So, ngayon is yung ano, ayan o. 825 grams. So, ngayon naman yung fork naman na, sorry, yung suspension fork naman. So, i-tear lang natin, 0 ulit. So, ayan, 0. So, 0 siya. So, ito naman yung fork natin na suspension. Uy, hindi ko lang kung kita. 2.815 guys. Ilang kilo yun? Diba? So, may tear naman siya yan, no? 2.815 kilograms. Napakabigat nung suspension fork natin. So, na. Ilan yung mamemenos natin kanina? Ilan yung kanina? So, anyway, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung pag ano natin. Yung maliles natin na kilogram. So, malaki siya. 2.8, ito, wala pang isang kilo, halos ano lang siya, 0.825. So, malaki, halos 2 kilo ang nawala. So, okay guys, yun lang yung weight nung 2 fork. So, ngayon, ikakabit na natin yung rigid fork. Let's go! So, okay mga kaklista, ngayon ay ito na yung fork natin. So, nilagay ko na yung gulong. So ngayon, ikakabit na natin yung mga ano dito, yung crown rest nyo, ito. Ayan, ito. So yan, lalagay na natin to dito. So syempre, lalagyan natin ng grasa to. So, set up ko muna yung camera kasi hirap mag-isa lang mag-ano eh, kakamera eh. So, let's go. So, ikakabit na natin to. Tapos, didiretso na natin sa tawag dito. Dito sa ano natin, sa back natin. Okay, so ipapasok na natin dyan. So, let's go. So, lagyan natin ng grasa dito. So, ngayon, pahiga ito. Ayan o. Nakikita nyo, magkaiba yung baron, nakahiga. Dapat nakahiga siyang pag-aron. Kasi ito yung sasalo ng bearing natin. Diretso na natin siya dito. Thank you.
So okay mga kaklista, yun nga no, nailagay na natin itong mga handlebar niya, system, spacers. So ngayon, lalagyan natin siya ng marker kung saan natin siya puputulan. Okay, so ito. So ikot nyo lang, ball pen, lapis, o kung anong matulis na bagay na ano, basta meron kayong pang mark. Yan, so dibidugan yan, pabilog yan. Okay, so ngayon pagkabilog yan, istatanggalin natin, tapos diretso na tayo sa labas para lagariin to. Okay, so tara, let's go. So okay mga kakasya, nandito na tayo sa labas, no? So bago natin pala putulin, so kung nakikita nyo itong unang marker natin dito sa taas, yan, nandito. So naglagay pa ako ng allowance mga 3 to 5 mm dito sa baba nya. Ayan na, ayan yung fork. So pababa, so meaning dito ako magkakat. Maglalagay natin ng allowance para doon sa top cap, kasi yun ang maghihila doon sa ating star nut. Okay, para humigpit pa lalo yung mga headset natin. Okay, so ito yung galing sa spacer, yung marker ng spacer. Tapos andito na yung allowance natin. Okay, yun yung allowance natin. Naglagay tayo ng 3 to 5 mm tapos dyan tayo magkakat. Okay, so tara, putulin na natin. At yun nga, naputol na natin sa stirrer tube. So ngayon naman ay ikakabit natin yung star nut niya sa pamamagitan ng tools niya. So yun yung tools na hinihintay ko nung naparod niya at maxing ko ng fork. Yun yung hinihintay kong tools. Okay, parang ang tawag dyan na star nut pa, parang pusher, parang ganun. O yan, nakikita nyo naman kung paano ko siya ginagawa dyan para masundan nyo din in case na meron kayong ganyang tools. So make sure pala na maglagay kayo ng basahan or rubber doon sa pagpupukpukan nyo. Yung tulad nyo sa akin, basahan nga nasa ilalim para hindi ma-damage yung tiles natin at the same time yung mismong fork natin syempre. Okay, so ayan, pupukpukin na natin yan para bumaw na doon. So dahan-dahan lang muna, kapain nyo muna kasi ano din yan. So ayan, sa akin dahan-dahan lang muna. So, sa unang pukpuk ko dyan, so tingin, o yan, so hindi pa pumasok, meaning medyo mahina yung palo natin. So kapakapain nyo lang, so pukpukin nyo lang ng pukpukin yan. So yung blue na yan, yan yung nag-guide para maging straight yung pagpukpuk natin, kaya hawakan nyo din maigi yan. Yan, so ayan, bumaon na siya, nakita nyo, bumaon siya. So tingnan-tingnan nyo lang din, dapat mayroon kayong uwang na ano, at least half inch para dun sa, mula dun sa pinagputulan to sa lalim nung star nut. Okay, so yan, pinupukpuk ko lang yan dyan. So nakulangan pa ako, so pinupukpuk ko pa yan. Tapos tingnan natin, oops, nasa dulo pa lang siya, pumantay lang, so kulang pa yan. Yan, okay, so yan, ibaon mo lang yan, dahan-dahan lang. Okay, hanggang magkaroon na ng konting uwang para dun sa ano. So ganyan lang ang pagkakabit ng star nut mga kakalista, no? Yan, okay, natapos na natin. Okay, alright, so yan, at babalik na tayo dun sa kwarto para may kabit na natin yung fork dun sa bisikleta natin. Let's go. So okay mga kristal, ngayon nandito na tayo ulit, no? Binalik na natin yung fork. So ayan na siya ulit. Tapos ayan, so nalagyan na natin yung star nut kanina. Nakita nyo na yung video kanina. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyong may uwang, kaya naglagay tayo ng allowance na 3 to 5 mm. So ito yung huling spacer, diba? Yan. So sana nakikita sa video na, ayun, meron siyang uwang, makikita nyo yung kalahati. Halos kalahati siya, kulang-kulang kalahati ng spacer yung allowance niya para yung top cap is lumapat. Ito yung lalapat niya, no?
Yan, yung merong may uwang din dyan. Ayan. Yan ang papatong dyan. Yan. So, yan ang papatong dun. Para pag hinigpitan mo to, hahatake niya ngayon yung star nut para mas humigpit lalo yung mga headset at yung bearing. Diba? Para lalapat siya lalo. Diba? So, yun yung purpose nung meron siyang allowance sa dito. Sa may steerer tube tsaka yung spacer niya. Okay, so ito ragusa. So parang mas gusto ko yung dati. So ito, Cora plane lang siya. So ayan. So ito yung dating siya, no? Ayan, oh. Lalapat siya doon sa may ayan, oh. Para may gatla niya. Doon siya papatong. Ayan, para mahatak niya yung andun yung standard niya, okay? So ngayon guys, ngayon ikakabit ko na to. I-fix ko na. Tapos doon tayo sa labas para papakita ko sa inyo yung kabuuhan niya. Okay, so kasi nasa kwarto tayo. Okay, so ayusin ko lang muna to, higpitan ko, puna tayo sa labas. Let's go. At yun na nga, at natapos na ang pag-install natin ng Ragusa headset at yung Hisense Rigid Fork dito kay Trek. Okay, naging successful yung pag-install natin. So ayan, at pinapakita ko dyan yung clearance ng gulong doon sa Rigid Fork natin. Okay na okay siya. So hindi ko lang nailagay yung fender natin kasi kinapos na yung screw niya. So anyway, ayan, ang ganda niya, oh. Ang ganda nung ano niya, yung appearance nung Hisense. Okay, so ayan, so kung gusto niyo bumili niya, so ilalagay ko yung link diyan sa baba. Alright. So ayan pala yung cons ko, na yung pedal ko is medyo bumaba yung ground clearance niya. So mag-iingat na lang tayo sa pag babanking o yung pagkaliwat kanan. So adjust na lang tayo. So madali na lang yan. Okay. So yeah, sa kabuuhan naman ay napakaganda niya. Gumanda yung tindig niya. And especially sa harapan ay gumaan. Okay. So sa susunod ng mga videos ay testingin natin to at sa first impression natin. Okay. So yun lang mga kaklista. At naging successful lang ating pag-install. So maraming salamat sa panonood nyo. God bless and ride safe. Sheesh!